guys, and welcome to my channel, Al Motor Clinic. So ngayon guys, sa video ko ito, ito yung itutuloy natin na video sa unang-una kong video. So meron akong video doon kung saan nag-dismantle ako ng cylinder head ng Wavebond Coupe Digital. So ito yung karugtong aking video guys, ito yung part 2 ng aking video kung saan i-dismantle natin yung ito yung clutch housing niya at saka yung mga parts ng loob ng clutch housing. Tapos ito yung left crankcase niya sa stator coil at saka sa flywheel. So ito yung sa center crankcase niya. So nandito yung mga transmission. So ito yung pinaka bottom line natin guys. Ito yung punto natin kung bakit in-overhaul natin makina. Kasi yung connecting rod niya nagkakaroon na ng tunog. Ayan guys, mamaya pa pakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung damage sa kanyang connecting rod kapag ma-dismantle na natin yung buong makina. So simulan na natin. So una tatanggalin natin yung starter niya muna. So sa unang video ko guys, doon ko pinakita sa inyo kung paano ko dinismantle yung cylinder head at block. So ito yung tutuloy nating video. So ito yung part 2 natin. Kung saan buong makina ng ating i-dismantle. Ang problema nito guys ay nagkakaroon ng locking sa kanyang connecting rod. So ito yung papalitan natin sa kanyang makina kung bakit in-overhaul natin yung makina nito. So ito yung starter niya. So pagkatapos tanggalin natin yung starter, so susunod natin tanggalin yung flywheel. Itong motor na ito guys ay isang Wavebond 205. Kung yung motor ay Wavebond 205 o Xariman 205, malitis o mabagong model, so dapat mo itong panoorin kasi makikita mo ang loob ng yung makina. So marami ng mga bidyong na nagawa ko. So itong bidyong ito, ito yung pinakauna kong video kung saan nag-dismantle ako ng makina ng 125. Ito na guys, natatanggalan natin yung primary coil niya. So ito yung magneto. So ito yung primary stator coil assembly niya guys. Sa mga digital, so sa mga unang labas ng mga wave, so wala siyang lighting coil na wire. So nakita nyo is charging lang na wire. So ang nangyari guys, ang kanyang yellow line ay nakadesenyo lamang sa kanyang regulator. So itong linyang ito, ito lang yung pumapasok sa kanyang regulator at saka sa lighting, sa ilaw at sa kanyang motor, ang bibigay ilaw ay yung nagmumula lamang sa kanyang regulator. So ito yung kaibahan sa mga unang gawas labas na mga stator coil ng mga Honda Wave. Since wala akong pneumatic air gun guys, so ito lang muna ang ginagamit ko. So impact wrench lang muna. Manumano lang ang aking pagtanggal ng magneto. Ito na guys, tanggalan natin yung puller niya, flywheel niya.
Koy. Sila Tire Black Koy. So ito na yung isusunod natin tatanggalin yung starter sprocket ng motor. So ito yung susunod na tatanggalin niyo. So kapag bumili kayo ng puller, dapat as Weibon 2.5 at saka Xeremon 2.5, kasi hindi yun ang sa mga 110 na mga puller. So iba yun, kasi dito yun nag-iiba sa kanyang trade. So makapal yung trade. So ang sa 110 ay mga manipis. So kung gagamit yun ng 110, hindi matatanggal yung magneto nyo. So ang gagamitin nyo dapat ay sa 125. So ito yung timing chain niya, guys. Yung timing chain niya. Ito yung susunod tanggalin natin. Tatanggalin natin yung ating tensioner toser para pagtrabaho niyo, so hindi siya magkaroon ng problema, baka mabali ito. So ito yung timing chain. Ito yung timing chain ng kanyang motor. Ito naman yung stick bearing niya sa likod ng starter sprocket niya. Ito yung... So nakuha na natin lahat dito ang mga nasa loob, sa likod ng mga magneto. So babalintarin natin siya para dito naman tayo sa clutch. Tanggalin natin yung mga bolt ng front piece. Tama, dapat mo itong panoorin para makakaroon ka ng idea sa inyong motor. So kung ang motor ay Xeremon 2.5 o Weibon 2.5, so dapat mo itong tingnan para dagdag kaalaman na rin sa motorsiklo niya. So kung ikaw ay bago pa sa aking channel, guys, so huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong video na i-upload. At tulong mo na rin sa aking channel para lagi kayong updated sa aking mga video na gagawin. Sa clutch crankcase, guys, ng inyong motor, so meron siya ditong maliit na nakaumbok, so dito mo siya tatamaan kapag tinanggal yung crankcase. Meron dito sa itaas. So ito 'yun. So sa clutch guys, dito yung pinakamaraming spare parts niya, mga pinakamaraming parts niya. So ito yung clutch lifter niya, ito yung clutch lifter. So ito yung nabibigay half clutch sa inyong motor. So ito yun. Kapag nabali ito, so nawawala yung half clutch. Sa hindi nakakalam dyan, kapag nawawala bila yung half clutch, ito yung nangyari, napuputol yung maliit na guide sa likod. So ito yung strainer niya ng oil. So napaka-importante na malinis ito. So tanggalin natin una yung centripugal, sintro, na triangle. Tapos ito yung clutch arm niya. So ito yung tirutulak ng clutch lifter para magkakaroon kayo ng half clutch. Ito yung una yung tatanggalin kapag nagbabaklas kayo ng clutch. So sa mga may katanungan dyan,
tungkol sa aking video. So mag-iwan lang kayo ng comment down below para masagot ko kayo kung may gusto kayong maliwanagan sa iyong motorsiklo. So ito yung clutch bell niya guys, ito yung clutch bell. So ito yung sa clutch bell, ito sa loob ng clutch bell, ito yung tinatawag nating clutch shoe. So ito yung nabibigay ang rangkada ninyong motorsiklo kapag nagkakaroon kayo ng malakas na arangkada. So ito yung nabibigay attack at lakas ng motor niyo. So ito yung nag-ups and down sa connecting rod. Itong dalawang ito na parts ng makina. Ang mga semi-half clutch ng mga motor guys, so every time in half clutch nyo, tinatulak ito ng clutch lifter sa gitna para magkakaroon siya ng engagement sa transmission. So nagkakaroon siya ng slow-mo. So yun ang dahilan kaya hindi na basta-basta na nasisira yung mga transmission niyo. Kasi nga disengage niya yung transmission every time na gagamit kayo ng change pedal. So ito na yung nut ng ating clutch housing. Ito yun, tinatanggal natin. Sabay-sabay itong baklasin guys kasi pagpasok, pag-assemble natin, sasabay-sabay na yung ating assembly. Pwedeng isahin kasi nakakaroon siya dito ng connection. So ito na guys. Tanggal natin yung clutch natin. So ito yung clutch plate. Ito yung clutch plate. So ito yung clutch housing. So ito yung washer niya sa likod. Ito yung clutch lining natin. Clutch lining at saka clutch friction. So ito yung clutch plate natin. Ito yung clutch lifter niyo. Tanggalin natin yung chain pedal axle. May katanungan kayo guys. Tungkol sa video kong ito. So, magtanong lang kayo. Sagutin ko kayo. Para tulong ko na rin sa inyo. So, matigas yung cheese pedal. So, ito yung cheese pedal niya guys. So, ito yung cheese pedal axle niya. So, ito naman yung return spring. Yung mga 100cc, meron siyang circlip dito. So, sa mga 125, wala na. So, ito yung fibra niya or plastic. Lagyan natin ito para hindi mawala. Tapos, ito yung center bushing ng clutch housing. Saka sa spacer sa likod ng clutch housing. Ito naman yung gear sa pump niya. So ito yung oil pump natin. So ito yung plastic. So ito yung sumasabay every time na umandaran yung motor at saka crankshaft. So ito yung oil pump. Sumasabay ito. So ito yung gear guys na connects crankshaft. Tapos meron itong maliit na pin na guide niya. So ito yun. Ito yung dapat bantayan nyo na hindi mawala. Napaka-importante nito kasi ito yung nabibigay trabaho sa oil pump. So ito na guys. Sa naka-connect sa clutch drum, so every time nag-change gear kayo, so ito yung umiikot. Ito yung umiikot guys. Kita niyo yan, yan yung umiikot. So yan ito yung naka-connect sa loob ng transmission yung clutch drum. So dapat itong tanggalin kasi kapag hindi niyo ito tinanggal, so hindi yun yung dalawang makina hindi ito mahihiwa. O masi-separate. Yung video ko ito guys ay isa lamang video ko saan dismantle lang ang aking ginagawa. So wala pa tayo sa symbol. So ito na guys.
tatakarin na natin para masipres na natin yung makina. Para makita na natin yung buong crankshaft at saka tunog ng crankshaft. Ito na guys, lugan na natin yung mga bolt niya sa makina para makita na natin yung loob at sa makuha natin yung transmission at crankshaft. Makita natin yung sitwasyon ng ating connecting rod. So ito na guys, natanggal natin yung lahat ng mga bolt. Ito na guys. Pwede na natin siyang biyakin. So, pwede natin siyang dito tirahan. Tirahin. So ito na guys, malapit na siyang matanggal. Medyo nakakapit pa yung side bearing niya. So ito na guys, nasiparte natin yung dalawang makina. So ito yung transmission niya. So ito yung transmission. So meron siyang washer dito sa counter shaft niya, babaw. So ito yung gear drum, ito yung main shafting, ito yung counter shafting natin. So ito yung kickstarter axle natin. So ang punto natin dito, ito yung crankshaft natin. Ito na guys, natanggal na natin. So, ganito siya laki yung kalog niya. Ito yung laki ang sira ng kanyang connecting rod. Ito yung papalitan natin na bagong connecting rod guys. Kaya disassemble natin yung makina. So, sana guys sa video kong ito. So, nakita nyo naman kung paano ko biniyak yung makina. So, sana natudagan ko yung kaalaman. So, at kung nagustuhan nyo ang video ko guys, huwag nyo kalimutan sanang mag-subscribe at pinutirin ang bell icon para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. At kung may katanungan kayo, mag-iwan lang kayo ng comment sa ibaba at sasagutin ko kayo. Salamat sa panonood at isang magandang araw sa ating lahat. God bless.